kapwa isang bisan isa sa aton dinhi maigsoon nga mangandoy sa aton kaugalingon nga dito kita mag-istar sa imperno. Oo, daw simple lang ka mamaagi maigsoon kung aton lang taon daw hindi man kapatihan ini nga mga pulong. Kay kumpiyansa lang ta sa aton kapatihan. Pariyo man ang natawo mga kautoy, mga utoy ko sa panahon inuway. Kung ano ba sa aton maigsoon ang Old Testament, ang Genesis maigsoon. Nasa panahon ni Noe, Maison, ang pukos ng kalimutan nakita na sa Diyos. Ang mga katawan, Maison, nakita sa Ginoo. Wala na nakakilala sa Diyos. Wala na naghatag panahon sa Ginoo. Amo ang rason, Maison, na nagbahay ang Diyos na aginbuhat niya ang tao. Pastor, may babasa ba na sa Biblia na nagbahay ang Diyos na aginbuhat niya ang tao? May babasa kita sa Biblia, mga utod ko, na nagmahal ang Diyos, nga ginmugna niya ang tao. Nga nagmahal ang Ginoo, Maison, nga ginbuhat niya ang tao. Tungod kay ang tao, Maison, wala na nakakilala sa Diyos. Wala na nakaimundo sa pagkamahal sa Ginoo. Amoy na ang rason, Maison, nga nagmahal siya, nga ginmugna niya ang tao. Kung tanay karuntak na sa iyo sa kapunod, niyangin yung bukos kay gala, alagad ni Kristo, natingua maigsoon, naisir ang pulong sa Diyos, natandaan natin, kung tanik hindi kita mahayang sa Ginoo. Sa panahon ni Noe, mga utod ko, ano ang rason nga din pamatay ni sa Diyos ang tao paagi sa tubig? Ano ang rason na walo lang katawang ang naluwas paagi sa arka? Ginatagan sa Diyos ang panahon kani na pasaking ginbuhatan sa lakong arka pero walo lang katawang naluwas. Ano ang rason niya walo lang katawang tungo ng tao tigas at asing-kasing? Tungo ng tao maiksun wala na nung baling sa pulong sa Diyos. Ang panahon ni Noe ang panahon na tutubong pariyo lang. Ang hindi magpukti ang imong kumalingon maiksun na hindi na malala o hindi na makasakay sa arka sa kaluwasan. Kaya ang arka sa kaluwasan, Maikson, hallelujah, hindi na tubig ang plano sa Diyos na silutan niya ang bukos ng kalimutan. Muli ang plano sa Diyos na ang langit ng tunga, Maikson, na kung dinisalan, mabasa sa Biblia, na tunawag ini sa Diyos, naging nagana ini sa linaw ng kalayo. Langit ng tunga, Maikson, ang gintagana sa Diyos sa linaw ng kalayo, ang pinakamasakit pagigiri, Maikson, ang talay ng tao na wala nakakilala sa Diyos, madamay sa nakumot sa Ginoo. Gani mga utol ko, mayarap pa kita sa dansa. Mayarap pa kita sa panahon na pwede na ako may sunan. Daligtan ang kalambutan. Daligtan ang atong kalapasan. Daligtan may sunan mabutan. Ngayon ay bayo na nakita sa Diyos ka na ito. Why ko nakakita sa inyo, Pinuhatan? Why ko nakakilala sa inyo, pero ang Diyos nakakilala sa inyo mismo. Nakakita sa kung ano ang imo kinaimo matag-adlaw. Gani karong takna sa una nga panahon, sa panahon sa Old Testament, kanunay lang ang pulong sa Diyos na nagaingon, hinumdumi, 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 ini nga mapulong, amo man ina may son ang natabo sa atong kapanahonan. Sa dilipay mo, sa dino, natunawon ang tanan din sa kalibutan, kung tani mga kultur ko. Alaban sa Diyos sa dilipata, nakuhaon sa Ginoo, na magkalik sa Yapo. Kaya halin kita sa Yapo, halin kita sa lupa. Wala. Basahon ng Mateo, Kapitulo 3, Versikulo 2. Kung ano na kamoy Biblia, maigsuningo niya din ha, paginulsol ka mo. O sa ibang nalikway, maigsun sa Arbedia, ingon niya, biyay ang inyong mga sala, kay ang ingalian sa Diyos. Malapit na. Si Juan Bautista, maigsun na gaingon. Nagawali sa deserto sa Galilea. Kung aton basahon, maigsun na gasipitan. Ang gasipit, maigsun, biyay ang inyong mga sala, kay ang ingalian sa Diyos. Malapit na. Na naghambal nga, nagwali, maigsun si Juan Bautista. Ano ang rason, Maikson, nga naghambal siya, nga nagwali siya, nga nagsinggitan siya sa panahon sa Bisento po at dito sa Galilea? Ano ang rason? Ang rason, Maikson, makini ang Roma, Kapitulo 3, Versikulo 10. Kung ano na kamoy Biblia din ang Maikson, pwede ninyo basahon. Ang Roma 3, Maikson, Maikson, nagaingon, ingon pa niya po si Pablo sa taga-Roma. Ingon ang kasulatan, bisan isa daw wala sa mataro, ang kanan na kasala.
maunay ang inyong daleksoon ko. Mga alagad sa Diyos katawan sa pugos ng kalibutan, ang rason di ay nga nagsingitan si Juan Bautista dito sa disyerto sa Galilea, tungod kay kitang tanan makasasala at tumangan sa Diyos. Hindi lang si Juan Bautista may son ang nagawali. Hindi lang si Juan Bautista ang nagsingitan may son sa panahon na 2,000 years ago nang naglipas. Si Kristo mismo may son. Ang Matthew Kapitulo 4, versikulo 17, kung ano na kamoy Biblia, pwede ninyo basahon buksan ka na o basahon tunan sa personal para makaibalo di ay kita nga mauli ay ni ang diwali ni Kristo sa panahon na niya siya din sa kalibutan. Ano ang mabasa natin sa Matthew 4, 17? Unang wali ni Kristo. Ano ang unang wali ni Kristo niya? Biyahe ang inyong mga sala. Biyahe ang inyong sala. Kristo mismo na nakakunuran. Mga alagad sa Diyos, nasayod ko ng angkon kitang anak sa Ginoo. Nakabalo ko mga utod ko na wala isa-isa din he na muangkon anak ni Satanas. Kay kanag-kanag tanan din he karun nag-angkon anak sa Diyos. Wala'y gusto mga utod ko nga muadto sa imperno. Ang tanan na ngando yun nga muadto sa langit. Karoon ang pangutana mga kaigsunan ko, patihan ba nato ng ginwali ni Juan Bautista? Magtuwata sa wali ni Kristo. Nang wali ni Kristo maigsoon, na mismo ang Diyos sa kalangitan, naging puntanik sa litro siya ng trono, pero nakita niya mga tao sa kalibutan, pulo sa makalapasan, nitindog siya sa trono, ninaog sa dinis sa kalibutan, nagparataw siya sa babaeng berhen niya mo si Maria. Sa nila maigsoon ang edad sa 32. Sa dilang natapos na siya magtudlo mayson sa kasulatan. Siya mismo mayson ang tudlo. Personal niya nitudlo mayson ang may buod sa pulong sa Diyos. May gusto sa Ginoo. Nakitang siya na ginihanin sa kalibutan. Dili tabula mo dito sa imperno. Ano ang rason mga utod ko? Naway pa nagbalik si Kristo. Nagingon sa mayson na pagbalik sa dinis sa kalibutan. Pinuaro-aro ang rason. Naway pa siya nagbalik. Ang rason di ay mayson na way pa siya nagbalik. Ikaw ang iyang ginulat. Ikaw ang ginulat sa Ginoo. Kaya kung nagbalik pa ang Diyos kagahapon, kung nagbalik pa ang Ginoo itong liga adlaw, kumusta utang aton kabuhi? Kumusta utang aton kawalingon? Nasa ayon ko mga utod ko, alagay kita sa Diyos.